mga ilang lugar sa Pilipinas, sasabi nila sa sarili nila, in the first time of history, first time nangyayari na meron. Noong 2020, nag-post si Rudy Baldwin na magkakaroon ng zombie, at ito ay nagmula sa bansang Russia na nakabaon sa yelo. Noong una ayaw ko maniwala at napansin ko marami ang tumawa at ang iba ay tinawag siyang baliw, kaya 3 linggo lang, binura niya ang naturang post. Tama ka nga po, magkaiba ang hula at vision, dahil talagang nangyayari wala man sa eksakto na araw o taon, at kung kailan man ito mangyayari, maigi pa rin ang pagdarasal at pananalig sa itaas palagi. Ating tunghayan ang naturang post ni Madam Rudy, para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. December 28, 2020. Nawawala na sa sirkulasyon ng mundo ang COVID, subalit kagaya ng nabanggit ko ay dumarating na ang pangalawa at ito ay mas mabangis kaysa sa una. Hindi ito pangkaraniwan dahil ang akala ng ilan ay normal lang o dahil mahina lang ang sakit na ito, ay wala na silang pakialam sa sarili nila, hanggang maranasan nila ang COVID, at maipasa sa iba, kaya halos lahat ng populasyon ay nagkakaroon ng karanasan na magkasakit, at ang mga may underlying condition ay mas malubha ang tama sa kanila. Ang sakit na ito ay magpapadami sa bagong taon, o taon na kung saan ang pre-tribulation ay nagaganap na, ang 3rd beses na mutation period na ito ay magbubunga ng sakit, na kung saan ang neurosystem ng utak natin, ay hindi pagaganahin na parang wala sa kaisipan, o sa makatuwid parang isang zombie ito, sila ay magpapakamatay ngunit mabubuhay pa rin ang kanilang kamalayan at katawan, ngunit naaagnas na ang kanilang kalamnan at nabubuhay pa rin at nahihirapan. Ang Spanish flu ay muling magbabalik, kaya naman sinasabi ko na tatagal pa ito ng 2 pang taon. Dumarating na ang araw na ang mga tao ay pasama ng pasama, at nagaganap na ang mga sinasabi ng propesya sa Biblia, na darating ang huling panahon na ang mga tao ay tatalikod sa Diyos, at gagawa ng masasamang mga bagay sa mundo. Ano ang masasamang bagay sa mundo? Ang bagay na ito ay ang mga nilikha mismo ng tao through modern technology, kagaya ng flu or COVID disease, microchip injections through vaccines, at nuclear wars, dahil pasama ng pasama ang pag-uugali ng mga tao ngayon, at wala nang naniniwala sa amang lumikha, at ang mga tao ay sumisentro sa iba't ibang anyo ng banal na nilalang, at doon sila ay nagsisipagtawag. Masdan nyo ang mga nangyayari ngayon, ang mga tao ay maiinit ang ulo, walang habas kung pumatay dahil sa maliit na bagay ay nakakaya na nilang pumatay ng kapwa. Hindi na nalalayong talagang paiigsiin na ng Diyos ang huling mga araw natin sa mundo. May mga revelasyon naman ako na nakikita sa vision, na mangyayari sa bansa natin at sa buong mundo, ito ay ang 7th dilubyo o salot na darating sa mga taon. Hindi ako nananakot, ang mga nangyayari ngayon sa mundo ay paghahanda para sa mga taong makasalanan, at tumatalikod sa Diyos, upang hindi man kayo nakapaghanda, at hindi natinag sa mga babala, ay at least kayo ay napaalalahanan, na bagkus na sa huli palagi ang pagsisisi kung hindi man kayo nakapaghanda o nagbago. Ang una dito ay ang 2 bulkan ang magpaparamdam sa Luzon at Mindanao. At sa unang pagpasok ng bagong taon ay makakaramdam sila ng malakas na pagyanig ng lupa, at init ng kapaligiran bago sumabog ang bulkan na ito. Ang mga pagyanig nito ay hindi gawa ng tectonic plates o lupa, kundi gawa ito ng lava, na parang magnanakaw na magpaparamdam sa kalagitnaan ng gabi. Ang pangalawa ay ang tsunami sa bansang Indonesia, at ang lugar ng dalampasigan ng Mindanao ay may tsunami rin na darating, dahil ang lindol ay magaganap sa sentro ng karagatan, kaya't ang mga galaw ng tubig dito ay malalakas at nanggagalit. Pangatlo, ang The Big One, na kung saan panahon ng tag-init ay bigla ang paggulantang ng buong Luzon, sa bigla ang pagyanig nito, at ito ay tatagal ng halos 15 minuto,
at susundan pa ng maraming aftershocks na magbubunsod naman ng mga sinkholes at bitak-bitak sa mga kalupaan. Pang-apat ay ang pangatlong virus na darating ay may kinalaman sa likha ng biochemical components ng Russia na binanggit ko na sasabog at magdudulot ng sakit sa mga tao na kapag nilanghap ito sa pamamagitan ng hangin, sila ay masisira ang mga nerve at neuron cells sa utak at magkasugat-sugat sa balat at kung hindi naman, ito naman ay maglalabas ng virus na katulad ng Spanish flu na lalabas sa darating na mga taon. Panglima, magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako ng bansa, lalo na sa North California, USA. Pang-anim, sa bansang Europe o Spain, magkakaroon ng paulit-ulit na paglindol at pagdilim ng lugar doon sa kalagitnaan ng araw, dulot ng malakas na ashfall na ibubuga ng bulkan, at ito ay intensifying o pinakamalakas na pagbuga ng magma. At ang pangpito ay ang bagyo na tatama sa Taiwan, at masasakop nito ang kabuuan ng bansang ito na mawa-wipe out ng malakas na bagyong ito, lalo na ang pinakamataas na tore o building doon, ay hindi rin makaliligtas sa lakas ng bagyong ito. Kung naaalala nyo ang bagyong Yolanda ay halos doble ang lakas nito o aabot ng 400 km per hour. Ang bagyong ito ay magpapatuloy ng pananalasa at pagwasak naman sa kalupaan ng China, at malalaking baha at ang mga kapatagan dito ay lulubog sa tubig at matatabunan ng lupa. Ang mga Pinoy doon sa bansang nabanggit ko sa huling taon, ay pinaaalalahanan kung magsibalik muna ng Pinas upang makaiwas sa salot na darating. Sa mga pangyayaring ito, ano ba ang dapat paghandaan natin? Ang kaligtasan ng buhay o kaligtasan ng kaluluwa? Sa makatuwid baga, na dapat nating gawin ay sa kaligtasan ng ating kaluluwa, dahil binibigyan na tayo ng mga tanda ng Diyos na malapit na siyang dumating. Okay, share ko lang guys, someone asked. Ano nga ba raw itong zombie virus na natagpuan sa Russia? Magkaka-zombie na nga ba? Let me explain something. Ang tinutukoy dito ay isang microorganism na na-freeze sa isang permafrost sa Russia for thousands of years. At kamakailan nga lang nabuhay itong muli. Pero papaano? Ang permafrost kasi ay isang parte ng lupa na na-freeze for how many years at may kakayahan itong mag-preserve ng bagay, buhay man o patay. For example, itong hayop na ito na tumigas sa isang permafrost. Parang kahapon lang ito namatay, pero actually it was dead for more than 40,000 years na. So para sa zombie organism na ito na naninirahan na sa Earth 50 to 80 million years ago pa, na tinatawag nating Deloid rotifers or wheel animals dahil sa mga maliliit na buhok sa bibig nila na parang wheels, isa ito sa mga organisms dito sa Earth na may kakayahang mabuhay muli after long years of being frozen or asleep. Ang tawag sa kakayahan na ito ay cryptobiosis o parang nasha-shutdown yung metabolism nila kapag tumigas ang natural habitat nila, which is yung fresh water. So nagiging dormant sila o parang natutulog for how many years at nabubuhay muli kapag tama na ang environment. At nang ma-defrost o natunaw nga ng mga scientists ang parte ng permafrost na may wheel animals, agad itong nag-multiply asexually o walang kapares o kamate. At hindi na matukoy ng mga scientists kung alin dito yung source o yung mula sa permafrost dahil ang mga clones nito ay pare-pareho lang ang genes. Pero huwag mag-alala dahil ang organism na ito ay hindi isang zombie na parehas ng mga nakikita natin sa movies. Tinawag lamang itong zombies dahil parehas ito ng characteristic ng isang common zombie kung saan tumigas for how many years at muling nabuhay at nag-multiply. So hindi magiging zombie ang mga tao kapag kumalat man ito. But on the other hand, may mga microorganisms talaga na nagko-cause ng pagka-zombie ng isang nilalang pero hindi sa mga tao. So in totality, ang microorganism na ito ay hindi magko-cause ng zombie apocalypse or pagka-zombie ng isang tao. Yun lang. Bye!